Hello guys, good morning. So ngayon nandito kami ngayon sa bahay at lahat kami no work for today dahil shutdown dito sa Italy. Pero imbes na malungkot ay tayo ah. Gagawa ng way para tayo ay mag-enjoy sa bahay. Dahil i-cherish natin yung moment nabigyan tayo ng pagkakataon para magsama-sama sa bahay. Yay! So ngayon pupunta tayo doon sa kanila. Titingnan natin kung anong ginagawa. Baka nagsusumba lang ang ha. Huwag niyo pipigilin. Wala ba yung pustiso? Trap-trap lang mag... Trap-trap lang pag nisa. Ibabos ka talaga to. Ibabos ka talaga to. Kanina guys, hindi ko na siya naisama sa vlog. Ngayon lang nag-request yung tatay ko na mag-vlog daw kami. Kumain na kami kanina ng champurado. At nag-imis na rin kami ng bahay. Yan no, no time for sukulay-sukulay. Lipat tayo sa kanila. Sa lahat ng nandito sa Italia na alam kong walang work, sarado yung work, ay give a smile to the world naman. This too shall pass. Sabi mo, kaya natin to. Kaya natin to. God bless everyone. Ikaw? God bless everyone. Hi. Maghawak. Dito lang kami sa bahay. Tsaka huwag mga pasaway pag sinabing huwag lumabas ng bahay para hindi mahawaan ng enko. Huwag lalabas. Huwag na kayo maggala, okay? Dahil nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Diba? Diba? Anong niluluto ni Nay? Lulutuin pa, hindi. Lulutuin pa. Anong lulutuin niyo? Anong... Ay naman, kaway muna kayo sa ating mga viewers. Alam nyo guys, yung nanay ko, paminsan lang yung sumasali sa mga camera-camera, sa mga video-video. Hugas kamay, tara! Pagano ko. Nakalibot ka eh. Para kanina yan? Siyo, iyo. So, okay na daw yung aming spray muta. Grazie, amore! Daddy! Daddy, gazzetto! Nauna talaga siya sa akin. Oo, sinaig niya lang yung kanya. Mga! Anong ginagawa niyo, tatay? Ano ginagawa niyo na? Ano ginagawa niyo? Yan. So ngayon, lunch time na kami. Ang bilis, no? Kakakain lang namin. Mga late kasi kami gumising. Kaya kakaalmusal lang namin. Magla-lunch na rin kami ngayon. Kita, oh. Kaya sa kaba. Kita mo? Pasta con fungi e panna. Yay! Dadamihan ng kain mo, ha? Pamangkin ko eh. Tuwin na lang pagkakain. Ayan, lagi kaming nasa telesurge. Okay. Iligo muna ako guys dahil alam kong ako, kayo dugyot na sa akin. See you later! Ayun, bagong ligo na tayo guys. Pwede na akong humarap ulit sa inyo. And, ayun, nakalipas na ang
ilang taon, ilang taon. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung ginagawa nila ngayon. Ayun, so ngayon dito lang tayo sa bahay. Actually nakakainip talaga siya kasi syempre pag nasanay ka na araw-araw nagtatrabaho ka, araw-araw lumalabas ka ng bahay, nakakainip talaga. Pero i-take na rin natin 'to, 'di ba? Na blessing kasi binigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan. Binigyan tayo ng Diyos ng more time na magkasama-sama tayong family. And alam ko na nag-i-struggle lang lahat. Aray ko, nahirap makasipas ako. Nag-i-struggle lang lahat dahil sa naka-quarantine tayong lahat. Nandito tayo ngayon sa bahay lang. Pero para sa atin din naman tong lahat ng to. Kailangan nating mag-ingat kasi kahit nakakaunti yung tao na sa labas, iilan na talaga. Actually, meron nang nangungontrol dito na mga pulis, pag nakita ka nila sa labas, kukontrolin ka nila kung ano yung purpose mo, bakit ka nasa labas, kasi bawal na. So, meron kaming certificate na WAC para patunayan kung if ever man nalalabas kayo, dapat meron kayong ganong certificate. At mag-search kayo sa Philippine Embassy ng Italy, nandun yung mga information. Kailangan meron kayong ganun. Kasi kung wala kayong ganun, mamumultahan kayo, okay? And, ayun, mag-ingat tayong lahat. Mag-sanitize tayo, maging malinis tayo, magkaroon tayo ng proper hygiene. And, mag-ingat pag nasa labas, lalo pag mag-grocery kayo. Kung okay lang para hindi kayo pabalik-balik sa mga supermerkado, mag-isang bilihan na lang kayo. Good for 1 week or 2 weeks. Para hindi kayo pabalik-balik kasi ang haba ng pila, hindi advisable yun. Araw-araw or kada 2 days mag-grocery kayo, hindi advisable yun kasi ang haba talaga ng pila. So, mas okay yung isang beses lang then pang matagalan, diba? Ito yung time na sobrang nakaka-worried kasi syempre yung mga nangyayari ngayong 2020, nitong January umuwi kami sa Pilipinas. And pagka-uwi namin, sumabog ang Bulkang Taal. Ang gandang pa-welcome. So hindi kami nakapaggala, pero karon ng purpose doon ng pag-uwi namin sa Pilipinas kasi nagkaroon kami ng opportunity para matulungan yung mga tao na nangangailangan. Hindi man marami yung natulungan namin, pero nakatulong kami for the glory of God. And nakakatuwa rin, ang sarap sa pakiramdam ng nakakatulong ka, 'di ba, kahit papaano. Itong NCOV, mas gawin natin itong opportunity para lumapit sa Panginoon. Kasi malapit na talaga yung second coming. And ang dami niya ng signs. Ang dami ng signs na nangyayari since then. And ito yung time na dapat mas lalo tayong nagpe-pray. Mas lalo tayong lumalapit kay Lord. Nagbabasa tayo ng Bible. Kahit na napakahirap, alam ko, hindi ako magkukunwari kung hindi ko sasabihin na hindi ako nahihirapan pag minsan na magbasa ng Bible o kaya mag-pray. Pero pilitin natin, guys. And lagi nating aalalahanin na more prayer, more power. Kahit na sa pinakamaliit nating pag-pray, merong magagawa yan, diba? And stay safe. Ayun, basta lagi lang tayo mag-pray. Lagi tayo mag-pray. And i-cherish natin yung time na to. Ito yung time na iisipin mo na kailangan ko nang maging mabait. Kailangan ko nang magpakaayos. Kailangan ko nang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, diba? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nandito sa mundong to. So, ayun guys. Ang haba ng sinabi. Pero dahil sa wala nga tayong masyadong ginagawa ngayon, gusto ko lang ma-share sa inyo yun. And ayun, mag-iisip ulit tayo ng gagawin. It's your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace. Your tender mercy. Your presence in my life that satisfies.
Bye-bye.